Walang hangad si Madeline kundi ang mahalin ng taong pinag-alayan niya ng sarili. Isa siyang intern sa kumpanya ng kanyang sekretong nobyo. Para sa kanya, ito ng lalaki makakasama niya sa habang buhay. Simpleng babae lang siya na may relasyon sa isang lalaking bilyonaryo, habang si Madeline ay isang duka. Ika nga, isang kahit isang duka. Ang tanging gusto lamang niya ay mamuhay ng matiwasay kasama ang kanyang lihim na kasintal at ang kanilang anak. Subalit magbabagong lahat ng kanyang gusto, dahil ang boyfriend niyang ilang buwan niyang hindi nakita, nabalitaan niya na lamang na may ibang babae na ito. At ang masakit, magkakaroon pa sila ng anak. Halos gumuho ang mundo ni Madeline at di niya alam ang gagawin. Kinausap siyang magpakalayo na at huwag na magpakita pa kay Javier. Subalit dahil sa isang pangyayari, kamumuhian niyang lalaking mahal niya. Ang babaeng minaliit at kinawawa, muling magbabalik at maghihigante sa mga taong nagparana sa kanyang buhay. Subalit paano kung ang pinaniniwalaan niya ay malaman niyang katotohanan? Ang mga pangyayari na buong akala niya ay gawa ng lalaking minahal niya. Ipagpapatuloy pa ba niya ang paghihigante niya kapag nalaman niyang ibang tao ang nagpahirap sa kanya? Madeline's POV. Masaya akong tinitigan ng hawak kong pregnancy test. It have two lines. Hindi na ako makapaghintay na sabihin to kay Javier. Panigurado matutuwa siya sa ibabalita ko sa kanya. Itinago ko na ito sa bag ko at pinakita na lamang sa kanya pagdating niya ng bansa. My boyfriend is a billionaire, samantalang ako, isang mahirap lang na wala pang mga magulang. Nagtatrabaho rin ako sa kumpanya niya pero hindi nila alam ang lihim namin relasyon. Ramdam ko naman sa sarili ko na mahal niya rin naman ako kahit palihim na lang kami. Naglilinis na lamang ako sa malit na apartment na inaupahan ko pagkatapos ko'y nagluto na rin ng masustansyang pagkain dahil nagugutom na ako. Bukas na ang dating ni Javier sa bansa. Halos isa't kalahating buwan din siyang nawala dahil sa negosyo nilang nasa ibang bansa at isa't kalahating buwan na rin akong buntis. Hindi ko lang napansin na delay na pala ako kung hindi ko pa nakita ang napkin ko. Mga ilang sintomas na naramdaman ko sa isang pagbubuntis kaya nagdesisyon na akong bumili ng pregnancy test. Maaga ako nagising. Excited ako makita si Javier kahit nasulyap lang muna ako sa kanya bilang empleyado ay okay lang. Tatakbo sana ako hanggang sa makarating sa bus stop pero naalala ko na may bata pala sa sinapupunan ko kaya naglakad na lamang ako. Maaga pa naman pero ewan ko ba, gusto ko na kahit makarating sa kumpanya kahit na alam kong wala pa siya doon. May ngiti sa labi ako naglalakad sa lobby. Binabati ko pa mga katrabaho ko. Nang dumating ng oras, pinapila na kaming lahat sa entrance kung saan siya dadaan para magbigay galang at bitiin siya sa kanyang pagbabalik. Hindi na ako makapaghintay na muling masilayan ang napakagwapo niyang mukha. Nang marinig ko ng sunod-sunod na tunog ng mga sasakyan, napahagat labi na lamang ako dahil alam ko, nandiyan na siya. Sabay-sabay na kaming yumuko nang pumasok na siya. Palihim akong tumingala at tinignan siya. Kahit nang seryoso na mukha niya ay ang gwapo niya pa rin. Sinundan ko siya ng tingin kahit na nakalampas na siya sa akin. Napanguso na lamang ako nang hindi niya malangang ko sinalipan. Samantalang dati palihim pa niya akong kinikindatan. Siguro pagod lang siya. Hindi madaling magpatakbo ng business in a young age, so I understand. Nang tuluyan na siyang bumala sa paningin namin, tumuwid na rin kami ng tayo at bumalik na sa mga trabaho namin. Are you okay? Tanong sa akin ni Rosenda. Tumango na lamang ako sa kanya. It looks like it's not. Tell me, what's your problem? Okay lang ako. Don't worry. Pagod lang siguro. Ako ba? Niloloko mo, Maddy. Umagang-umaga pa lang, pagod ka na agad? Okay lang talaga ako. May mga iniisip lang ako pero di naman dapat problemahin pa. Ngumiti na lamang ako sa kanya. Dilig ko naman ang buntong hininga niya. Naputo na lamang pag-uusap namin nang tawagin ako ng manager namin para utusan. Isa akong intern sa kumpanya nila kaya minsan halos utusan lang ako which is pabor sa akin dahil pwede kong makita si Javier. Naglakad na ako papuntang HR department para iabot sa kanila ang mga folder na hawak ko. Nang maibigay ko na, dahan-dahan pa ako naglakad dahil madadaanan ko ang opisina ni Javier. Baka sakaling makita ko siya. Mga ilang metro pa lang layo ko sa opisina niya nang makita ko itong bumukas at iniluwa si Javier. Abot lang italaga ang ngiti ko nang makita ko siya. Hi! Ngiting bati ko sa kanya. Wala namang tao sa paligid kaya okay lang. Naibaba ko na lang ang kamay ko nang seryoso niya akong tinignan. What are you doing? Seryosong tanong niya sa akin kaya tuloy na nawala ang ngiti sa labi ko. Pasensya ka na. Kala ko kasi okay lang since wala naman tao sa paligid. Napapahiya ko saad sa kanya. Naguguluhan ako sa nangyayari. O sadyang masyado lang ako nag-iisip ng kung ano-ano.
Hindi naman kasi siya ganito dati. Kung tutusin nga, siya pa itong laging pumapansin sa akin kaya naninibago ako sa treatment niya sa akin ngayon. Please don't talk to me when we are here in our company. What if they caught us? Pasensya ka na talaga, sir. Hindi na po mauulit. Mas lalo ako napayoko sa lamig ng pakikipag-usap niya sa akin. I don't know what happened to us. Nawala lang siya ng halos 2 buwan pero parang ang laki ng pinagbago niya. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya. Go back to your work. Maotoridad niyang saad sa akin at nilampasan ako. Ilang minuto pa ako na natili sa kinatatayuan ko dahil hindi ko talaga maintindihan kung may problema ba kaming dalawa. Paano ko masasabi sa kanyang dinadala ko kung ganitong pakitungo niya sa akin? Sinunod ko naman yung gusto niya. Kahit na namimiss ko na siya, hindi ko siya tinawagan or tinext man lang dahil alam ko magiging busy siya. Lagi niya akong kiningitian o kinikindatan ng palihim sa tuwing nakakita niya ako, pero bakit iba na ngayon? Bakit iyan na ginagawa sa akin yun ngayon? May nagwaba akong kasalanan na hindi ko alam? Hoy, Maddie! Napabalik na lang ako sa katinoan nang sigawan ako ni Rosenda sa mismong mukha ko. Sigurado ka bang okay ka lang? Kanina ka pa tulala eh. Huwag mo namang pinanggigigilan yung pagkain mo. Napatay na lang ako sa pagkain ko at sa paligid ko. Hindi ko na pala namalayang nasa cafeteria na pala kami. Ayos lang ako. Sigurado ka? Tinanguan na lamang ni Rosenda at team na umimik pa. Napalingon na lamang ako sa mga kasama naming empleyado na nag-uusap. Oo nga, yun ang narinig ko. Di raw kasi talaga trabaho ang pinunta ni Sir Javier sa Amerika. Ang alam ko, kasama na rin dito sa Pilipinas ang fiancé niya. Totoo ba? Swerte mo ng babae. Talagang swerte. Bukod sa mayaman, gwapo pa. Pero ang alam ko, galing din sa mayaman na pamilya si girl. Tuluyan na ako hindi nakakain ng marinig ko ang mga usapan nila. Mabilis akong umalis ng cafeteria. Narinig ko pang tawag sa akin ni Rosenda pero hindi ko na siya pinansin at tuluyan ang umalis. Gusto ko makausap si Javier. Alam kong wala pang katotohanan ng pinag-uusapan pero gusto ko yung linawin sa kanya. Never pa nagsinungaling sa akin si Javier at alam kong hindi yun totoo. Hindi yun gagawin sa akin at lalong hindi niya ako lulukohin. Sinubukan ko siyang hanapin sa buong building. Pinuntahan ko na rin siya sa opisina niya pero wala rin siya. Nasaan ka ba? Gusto lang kitang makausap, please. Pinahid ko ang mga luhang lumanda sa aking pisngi. Hindi ko alam kung bakit masyado ako nagiging emosyonal. Wala pa naman ako napapatunayan o wala pa naman siya nasasabi sa akin. Pero bakit umiiyak na ako? May tiwala ako sa kanya at alam kong hindi niya magagawa sa akin yon. Naglalakad na ako pabalik ng department namin nang makasalubong ko si Javier. Lalong bumigat ang naramdaman ko na makita ko ang nakapulupot na kamay na isang babae sa braso ni Javier. Tiningnan ko siya pero iniwas lang yung paningin niya at 2 beses na napanunok. Gusto kong magsalita. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong alisin ang kamay ng babaeng to sa braso ng boyfriend ko. Gusto kong sumigaw at magalit pero walang kahit anong salitang lumabas sa bibig ko. Sumasakit na yung lalamuyon ko dahil sa pagpipigil ko sa luha at hikbi ko. Paulit-ulit tinutusok ng libo-libong karayom ang puso ko at ramdam na ramdam ko talaga yung sakit. Excuse me, miss. Makikiraan sana kami. Usal ng babaeng kasama ni Javier. Saka ko lang na-realize na nasa gitna pala ako. Dahan-dahan akong gumilid para bigyan sila ng daan kahit alam ko namang kasya silang dalawa sa gilid. Gusto kong huliin ang mga mata ni Javier subalit iniiwasan na sa akin hanggang sa tuloy na sila makalampas ng babaeng kasama niya. Ang dami-dami kong tanong sa kanya. Maayos naman kami nung umalis siya. Masaya pa kami dalawa eh, pero bakit naman nagkaganito na? Bakit naman sa pagbabalik niya may kasama na siyang iba? Pinunasan ko mga sunod-sunod na patak ng luha sa pisngi ko. Gusto ko mang isantabi muna ang lahat dahil nasa trabaho ko pero hindi ko magawa. Mabuti na lamang at di naman ako napapansin ng mga katrabaho ko. Nang mag-uwian, hinintay ko siya. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong marinig sa kanyang lahat. Paniniwalaan ko siya sa lahat ng sasabihin niya sa akin. Ilang minuto pa ako naghintay sa harap ng kumpanya niya na may humintong magarang sasakyan sa harapan ko. Hindi ko na lang yun pinansin pa at muling tumingin sa loob ng kumpanya. Nakita ko naman na si Javier but he is with the girl. Nakapulupot pa rin sa braso ni Javier ang kamay niya at nakangiti. Tiningnan ko si Javier pero diretso lamang tingin niya sa harap. Ni hindi man lang niya ako tinatapunan ng tingin. Nagkakrave ako sa pulang apple. Dinig kong malambing na saan ng babaeng kasama niya. Tiningnan niya naman ang babae. I'll get you one later o gusto mo isang karton kunin ko? Malumani ang sagot ni Javier. Ang malambing niyang pananalita ay kailanman hindi ko narinig na ginawa niya sa mga taong hindi niya gusto. Iniwas ko ang palingin sa kanila at napanunok. Muli, nanikip ang dibdib ko dahil sa sakit. Pinagbuksan na ni Javier ang pintuan ng babae sa kotseng huminto sa harapan ko. Saka siya umikot at pumasok na rin.
Tanging pagsunod na lang ng tingin na nagawa ko sa kanila. Wala akong lakas na kausapin siya. Wala akong lakas na hilingin sa kanya yon. Lalo pat di naman alam ng kahit na sino ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Napahawak na lang ako sa tiyan ko nung sumakit iyon. Aha! Daing ko habang hawak-hawak ang tiyan ko. Natutumba sana ako dahil sa pananakit ang tiyan ko nang may umalalay sa akin. Ayos ka lang ba, ma'am? Tanong ng guard sa kumpanya. Huminga naman akong malalim saka tumumid ng tayo. Salamat po, kuya. Ayos lang ako. Tinignan niya naman ako at parang di kumbinsido sa sinabi ko. Nginitian ko na lang siya at nagpaalam. Magdadalawang buwan pa lang ang tiyan ko at alam kong hindi pa ganun kalakas ang kapit ng bata. Umuwi na ako at nagpahinga. Bumili na lang ako ng pagkain sa nadaanan kong kalenderya kanina. Sinubsob ko na lamang mukha ko sa unan at tiniya ang lumandas sa mga luha sa pisngi. Why are you doing this? Bakit ganun kabilis para sa iyong lahat? Sinabi mong babalik ka. Babalikan mo ako. Nangako ka sa akin. You promised me that you're never going to leave me, but what happened to your promise? Anong nangyari, Javier? Ang daming tanong na tumatakbo sa isip ko. Pero hindi man lang ako nagkaroon ng chance na makausap ka man lang kahit saglit lang. I just want to ask you if you still love me. Na ako pa rin hanggang ngayon. Sabihin mo lang sa akin, oo, titiisin kong sakit. Titiisin ko yung nararamdaman kong selos. Pinahid ko ng mga luha sa pisngi ko. Naalala ko na apektuhan nga rin pala ang bata sa nararamdaman ko emosyon ngayon. Ayokong idamay pa siya sa problema ko. Hindi ko mapapataw ng sarili ko kapag may nangyari sa kanyang hindi maganda. Hindi man mahali sa isip ko ang mga nakita at narinig ko. Pililit ko na lamang na makatulog na ako. Maaga pa rin ako nagising. Mapait na lang ako napangiti na makita kong eye bags ko sa salamin. Halatang nag-iiyak ako kagabi. Naggayak na lamang ako para makapasok sa kumpanya. Nilagyan ko na lang ng concealer ang eye bags ko. Papasok na sana ako ng kumpanya nang makita kong babaeng kasama ni Javier na parabang may hinihintay. Hindi ko na lang siya pinansin pa at takmang lalampasan na sana siya nang tawagin niya ako. You must be the girlfriend of Javier? Usal niya na kinataka ko. Nilibot ko ang paningin ko sa paligid kung ako ba ang kinakausap niya o hindi. Pero wala naman ako nakita maliban sa aming dalawa lang. Wala namang ibang girlfriend si Javier maliban sa'yo. Dagdag niya. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa ang sinabi niya dahil alam niyang girlfriend ako ni Javier. Hinarap ko naman siya. Ginitian, pero tinaasan niya lang ako ng kilay. How may I help you? Tanong ko sa kanya pero nginisian niya lang ako. We need to talk. Magsasalita pa sana ako ng talikuran niya ako, kaya sumunod na lamang ako. Dumiretso naman siya sa garden. Nang huminto siya, huminto na rin ako. Ano bang pag-uusapan natin? Hindi kasi ako pwede magtagal at may trabaho ko. Iwan mo na si Javier. Diretsyang sambit niya na nakapagpatigil sa akin. Isipin mo na lang na ikabubuti niya ito. Masyadong mataas ang inaabot mo. Kailan pa naging mataas na abutin ang magmahal? Masyadong mataas sa taong sinusubukan mong abutin. Ano bang maitutulong mo sa kanya sa buhay niya? Ang paligayahin lang siya? Ni hindi mo nga siya kayang tulungan sa kumpanya niya. Nagtatrabaho ko na maayos sa kumpanya niya, miss. Hilaw naman siyang natawa sa akin. Tinignan niya muna ako mula ulo hanggang paa. Maganda ka naman. Hindi na ako magtataka kung paano ka nagustuhan ni Javier. Isa ka lang intern dito. In short, utusan. Hindi porket nasa mababang posisyon lang ako dito sa kumpanya, maliliitin mo na ako. Kaya ako siguro siyang tulungan in my own way. I don't care kung paano mo siya matutulungan. Just leave him. Sino ka ba? Huwag mo nang tanungin. Ako ang babaeng para kay Javier at hindi ikaw. Kaya siyang tulungan ng pamilya ko, hindi katulad mo. Pinagtataka ko lang kung paano nalaman ng babaeng ito ang relasyon namin ni Javier. Sinabi ba ni Javier dito ang tungkol sa amin? Iwan mo na lang siya kung ayaw mong si Tita Claudia pa ang kakausap sa'yo dahil hindi mo yun magugustuhan. Ma'am Claudia is Javier's mother. Nasaksihan ko na siya kung paano magalit sa mga empleyado sa kumpanya. Pag-isipan mo, take my advice or si Tita ang kakausap sa'yo. Akmang aalis na sana siya nang matapakan ng heels niya ang isang bato na siyang naging dahilan ng pagbagsak niya. Ah! Daing niya nang bumagsak siya sa sahig. Nanlaki naman ang mata ko dahil alam kong masakit ang pagkakabagsak niya. Are you okay? Nag-aalala ang tanong ko sa kanya. Nilahad ko sa kanyang kamay ko para sana tulungan siya nang bigla siyang umiyak at parang namimilipit sa sakit. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Veronica! Dinig kong malakas sa sigaw at nang lumingon ako, nakita ko si Javier na nagmamadaling lumapit sa amin. Dinaluhan niya yung Veronica na parang batang umiiyak na. What did you do? Sigaw niya sa akin. Di naman ako agad nakapagsalita dahil sa gulat ko sa malakas niyang sigaw sa akin. Javier, my baby, our baby. Umiiyak na sa adang babae. Napatakip na lang ako sa bibig ko na makita ko ang dugong dumadaloy mula kay Veronica.
Tang ina! Mabilis niyang binuhat si Veronica at matalim akong tiningnan. Kapag may nangyaring masama kay Veronica, magbabayad ka. Veronica is pregnant with our baby. Tuluyan na ako hindi nakapagsalita at nagmamadali namang itinakbo ni Javier si Veronica. Veronica is pregnant with our baby. Parang sirang plakang ng paulit-ulit yon sa tenga ko. Pakiramdam ko nakalutang ako sa hangin habang naglalakad. Hindi ko alam pero parang ang bilis ng mga pangyayari. Wala naman ako naging kasalanan sa pagbagsak ni Veronica. Nanginginig pa rin ang kamay ko sa tuwing naalala ko ang pagdaloy ng dugo sa mga hita ni Veronica. Hindi ko ang galamang gagawin ko kapag tinatoon ni Javier ang sinabi niya. Ibang-ibang Javier ang kumausap sa akin kanina. Niminsan di niya ako pinagtaasan ng boses. Lagi niya rin muna akong tinatanong kung ano nangyari at pinapakinggan niya naman ako pero ano nangyari? Hindi ko palang nasasabi sa kanya totoong nangyari pero parang inakusahan niya na ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Muli kong pinayad ng mga luha ko. Nagtungo lang si Artifex myself. Kung ganun nga, totoong lahat. Hindi niya man sinabi sa akin kung anong dahilan. Kung totoo nga ba na hindi ko na siya tatanungin. Marinaw ang pagkakasabi niya kanina. Magkakaanak na sila dalawa ni Veronica. At hindi ko akalain ang lalaking hinihintay ko. Nasa piling na pala ng ibang babae. Nagmukha akong tanga na naghihintay sa kanya. Ito bang dahilan kung bakit ayaw niyang ipaalam sa publiko ang tungkol sa relasyon naming dalawa? Dahil alam niyang balang araw mangyayari ito na may babaeng naghihintay na pala sa kanya o ginamit na lang ako rito dahil wala rito ang fiancé niya. Hilaw ako ng tawa sa isipan ko. Hindi malabo mangyari yon. Pinaniwala niya lang ako ng mahal niya ako pero ang totoo, my girlfriend na siya. They're having a good time habang ako naghihintay sa wala. Napahawak na lamang ko sa tiyan ko. May anak din naman kami pero mas naalagaan niya magiging anak niya sa fiancé niya. Baby, hindi ko alam ang gagawin ni mommy para sa ating dalawa. Gusto kitang ipakilala sa daddy mo pero wala akong lakas. Ano nga lang ba ako sa lipunang ito? Isang dukha at walang kakayahan. Madi sa tingin ko, umuwi ka na muna. Para kasi hindi magandang pakiramdam mo eh. Are you sure that you're okay? Nag-aala lang tanong ni Rosenda. Bahagya ako na lamang siyang initian. Kay Javier ko gustong marinig ang mga salitang yan. Gusto ko marinig sa kanya na nag-aalala siya para sa akin. Pero nasaan na nga ba siya? Kasama ng fiancé niya. Where is she? Napalingon na lamang kaming lahat dahil sa malakas na sigaw na nagmumula sa pintuan. Good morning, ma'am. Ano pong may paglilingkod ko? Kinakabahang talong ni Ma'am Lisa. Who is Madeline Gomez? Malakas na banggit niya sa pangalan ko. Sunod-sunod ako napanunok at alam kong nakarating na sa kanyang nangyari kay Veronica. Bakit ka tinatawag? Nag-aaral lang tinig ni Rosenda. Hindi ko na lang siya sinagot at tinaas ko ang kamay ko. Nabaling naman ang tingin sa akin ni Ma'am Joanne at para siyang tigiring sa sugod sa akin. Napayoko na lang ako nang nalilisik ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Nagulat ako nang sabunutan niya ako ng halos gusto nang humiwalay ng buhok ko sa anit ko. Ah! Daing ko dahil sa higpit ng pagkakasabunot niya sa buhok ko. Ano po bang nagagawa ko? Halos naiiyak ko ng tanong sa kanya. Mahdi, dinig ko pang sigaw sa akin ni Rosenda pero tuluyan na kami nakalabas sa department namin. Wala kang utang na loob. Pinagtatrabaho ka ng anak ko rito sa kumpanya niya tapos ito ay babalik mo? Kapag may nangyari kay Veronica, kulang pang buhay mo bilang kabayaran. Kapag may nangyari sa apo ko, ako mismong papatay sa'yo. Nang gagalaitin niyang sigaw sa akin, tuluyan ang lumanda sa mga luha sa aking mga mata dahil sa sakit dulot ng sabunot niya. Hinawakan ko na lang ang tiyan ko para masuportahan yon. Natatakot ako na may mangyari rin sa anak ko. Tuluyan kaming nakarating sa lobby at rinig ko rin ang bulungan ng ibang mga empleyado. Wala akong pakialam kung napapalood ba nila ako sa kalagayan ko ito. Nag-aalala ako sa batang nasa sinapupunan ko. Parang awa nyo na po ma'am. I will explain everything. Nagmamakaawa akong pakiusap pero tila bingin na siya at ayaw pakinggan ang mga sasabihin ko. Wala kang karapatang magsalita, hampas lupa ka. Walang ginawa sa iyong fiancé ng anak ko para itulak mo siya. Hindi ko alam kung saan ang galing ang salitang tinulak ko siya. Aksidente ang nangyari kaya bakit akong pagbibintangan nilang lahat? Napahigpit ang hawak ko sa tiyan ko nang itulak niya ako na makarating kami sa garden. Nakagat ko na lang pang ibabang labi ko dahil sa kirot na nararamdaman ko ngayon sa puson ko. Huwag ka na magpapakita sa amin kahit kailan. At huwag na huwag mo na lalapitan si Javier dahil kahit kailan, hindi ka niya minahal. Isa ka lang sa mga naging laruan niya. Itong tatandaan mo, babae. Sisirain kong buhay mo at buhay ng pamilya mo kapag sinubukan mo pang kausapin ang anak ko. Patuloy ang pagsigaw niya sa akin pero parang wala na ako naririnig. Nalalabo na rin ang paningin ko at lalong sumasakit ang puson ko. No, please.
Kumapit ka lang anak. Huwag mong iiwan si mommy. Tiniis kong sakit na nararamdaman ko. Pinakiramdaman ko rin ang pangibaba ko kung basa ba o may lumalabas sa dugo, but thank God, parang wala naman. Wala na akong lakas para kausapin siya o sabihin sa kanya ang totoong nangyari. Ang anak ko ang mahalaga sa akin ngayon. Gusto kong tumayo. Itinuon ko ang kamay ko para makatayo ako, masyado ako nangihina. Tandaan mo yan, babae. Sigaw niya na naman, saka ako binutukan na siyang mas nagpanala sa pagkahilo ko. Pinilit kong imulat ang mga mata ko para aninagin siya. Sinubukan ko rin magsalita pero hindi ko na kaya dahil sa sakit ng puson ko. Mom, that's enough. Alam ko, boses ni Javier. Humugot pa ako ng lakas para makita siya. Gusto ko siyang makausap at sabihin ng tungkol sa anak namin. Don't go near her, Javier. What are you doing here? Hindi ba dapat binabantayin mo si Veronica sa ospital? Bakit mo siya iniwan? She's fine now, Mom. Please, stop this. Kahit hinang-hina na ako, pinilit ko siyang tiringnan. Lalo pa nang lumuhod siya para magpantay ang tingin namin. I'm sorry about this, Maddie. I don't know what to say. I know it's all my fault. Wala na namang saysay kung magpapaliwanag pa ako sa iyo. I want to say this. Let's break up. I'm really sorry. Nakayoko na siya ngayon. Nanginig ang mga kamay kong hinawakan ng pisngi niya. Javier, let's go. Pilit ko siyang initian kahit na masakit ang puson ko at ramdam ko na ron ang unti-unting pagod at dali na isang likido. We have a baby. Muli ako napadaing sa sakit na naramdaman ko. Magsasalita pa sana ako pero hindi ko na natuloy nang tuluyang nang dilim ang paningin ko. Umaasa pa rin akong maaayos natin to, Javier. Kahit alam kong malabo na mangyari, kahit anak mo nasa sinapupunan ko, alam kong hindi pa rin kami tatanggapin ng pamilya mo. Nagising na lamang ako sa isang kwarto. Base pa lang sa amoy at sa itsura niya, alam kong nasa ospital ako. Napalingon na lang ko sa kanan ko na makita ko sa gilid ng mata ko na may tao. Ilang beses ko pang kinurap ang mata ko dahil medyo malabo ng paningin ko. Napangiti na lamang ako na makita kong isang lalaki na katuksido iyon. Ngunit naglaho ang ngiti ko nang hindi ang lalaking gusto kong makita ang nandito. Nakiusap sa akin si Javier na dalhin kita rito sa ospital. Hindi ka na niya pwedeng puntahan. Maayos na bang pakiramdam mo? Iniwas ko ang paningin ko kay Tadeo. Siya ang malapit na pinsan ni Javier. Umasa akong pupuntahan niya ako. Umasa akong kahit konti man lang may pakialam pa siya sa akin. Paano ko pa siya makakausap? Paano ko pa masasabi sa kanya ang tungkol sa bata kung hindi naman siya pwedeng lapitan? Alam ko mahihirapan ako. Ako ang nagdurusa sa kapabayaan ni Veronica. Alam ko may pinagsamahan din kay ni Javier at wala ako sa posisyon para sabihin sa iyong lahat. Ito na lang ang masasabi ko sa iyo, Madeline. Lumayo ka na habang maaga pa. Hindi ko alam kung banta ba ang sinasabi niya sa akin. Mag-iingat ka. Hindi na rin ako magtatagal. Bayad na ang hospital bills mo. Dinagdagan ko na lang baka sakaling kailangan mo pang magstay. Siya nga pala, pinapaabot sa akin to ni Javier. Hindi ko alam kung para saan dahil hindi niya naman sinabi. Siguro baka sa sweldo mo. Muling lumandas ang mainit na likido mula sa aking mga mata. Sa mga narinig ko, gusto niya na rin akong mawala sa buhay niya. Alam ko hindi niya man sinabi, pinapalisan ako sa kumpanya niya. Aalis na ako, Maddie. Hindi na ako sumagot sa kanya at tumalikod na ako. Narinig ko na lang ang pagsarado niya ng pintuan. Impet ang paghikpi ko dahil ayaw ko na may makarinig kahit alam kong walang pupunta para sa akin. Ganun na lang ba yun? May naging pagkukulang ba ako para iwan niya ako at ipagbalit sa iba? Ano ba talagang nangyari sa kanya sa Amerika? Miss Gomez, don't cry too much. Dinig kong salita sa gilid ko. Kinagat ko na lamang ang unan ko. Napatingin ako sa kanya na malala ko kung anong kalagayan ng anak ko. Okay lang naman diba ang sanggol na nasa sinapupunan ko? Paos kong tanong sa kanya. Naupos naman siya sa gilid ko at ngumiti. Don't worry, wala namang nangyari sa baby mo pero huwag ka nang masyado mag-alala o nag-iisip ng kung ano-ano. Marahil stress ang dahilan kung bakit ka nawala ng malay. You fainted, Miss Gomez, ayon sa mga nakikita sa'yo. Kung ganun, hindi nila nasabi ang tuloy na nangyari kung paano ako napapunta rito. You need to rest. Kailangan mo manatili rito kahit 3 araw lang dahil kailangan ka pa rin namin i-monitor lalo pat nagkaroon ng konting pagdurugo kanina. Tanging tango na lamang ang nagawa ko sa kanya. Wala na akong lakas na magsalita pa. Puro na lang kasi nangulingan na nangyayari ngayong araw. Nagpaalam na sa akin ang doktor at di ko na lang siya pinansin. Wala na akong luhang may lalabas dahil alam ko hindi nila deserve ang luhang nilalabas ko ngayon nang dahil sa kanila, lalong-lalo na kay Javier. Napaniwala niya ako sa matatamis niyang salita. Ipinapangako ko, hindi mo makikilala magiging anak natin. Papatayin kita sa buhay niya. Inayos ko ng kumot at nagpahinga.
Darating ang araw, makakaganti rin ako. Napabuntong hininga na lamang ako sa iniisip ko. Paano ako makakapagiganti sa kanila kung ito lang ako, na ganto lang ako, wala naman ako may pagmamalaki. Lumipas pang ilang araw at nanatili pa ako sa ospital. Wala naman na akong alalahanin sa bills dahil bayad na. Unti-unti pa ako nagpalakas. Nakalabas lang ako sa ospital na mabawi ko ng lahat ng lakas ko. Huminto ako sa ospital sa kanilang hapang amoy ng hangin. Pakiramdam ko, naging hangin kong amoy ng alcohol dahil yun lamang naaamoy ko. Paalis na sana ako para umuwi na mahagip ng mata kong isang itim na kotse. Nilingon ko yun at napakulat na lang ano ako. Parang nakita ko si Javier. Inaaninag ko pa lamang siya nang bigla itong sumakay sa kotse at tuluyan ang umalis. Napailing na lamang ako. Baka kung ano-ano nang nakikita ko, di naman yun pupunta rito para lang puntahan ako eh. Dumaan na lang muna ako sa isang karinderya para kumain bago umuwi. Binuklat ko naman yung sobrang binigay sa akin ni Tadeo. Puro tigay 1,000 na malulutong ang laman nito. Alam ko, hindi ito aabot hanggang sa mga anak ko. Kailangan ko maghanap ng trabaho. You need to rest, Miss Gomez. Kung maaari, huwag ka na muna sana magtrabaho na maaaring makasama sa'yo at sa bata. Napabuntong hininga na lamang ko na maalala ko ang paalala sa akin ng doktor. Hindi ko alam kung paano ako mapagkakasya ang pera binigay sa akin ni Javier at ng savings ko hanggang sa makapanganak ako. Wala na akong pamilya na maaari kong uwian o mahinga ng tulong. Nag-iisang anak din naman ako nila mama at papa. Di rin naman sila tutulong at tubong Maynila, kaya wala akong kilala sa mga kamag-anak nila. Inayos ko na lang muna ang mga gamit ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba hanggang sa mga anak ko. Imposibleng umabot ang hawak kong pera hanggang sa due date ko. Gusto ko mang pakinggan ang bilin sa akin ni doktor, pero wala akong choice. Kailangan kong mabuhay. Kailangan ng anak kong mabuhay. Naghahanap ako ng trabaho na hindi naman masyadong mabigat. Ilang hiring na rin ang pinuntahan ko pero dahil buntis ako, hindi nila ako binabibigyan dahil baka sagutin pa raw nila kapag may nangyari sa akin. Pagod na pagod ako umuwi ng bahay. Wala man ako ng pala sa paghahanap ko pero hindi ako susuko. Kinabukasan, muli na naman ako naghanap ng trabaho. Ramdam ko ng pagod sa katawan ko kakalakad pero nagpatuloy pa rin ako. Nakita ko namang may nakapaskil na dishwasher hiring sa isang karinderya kaya nagtanong ako, "Ate, available pa rin po ba to?" Tanong ko sa isang babaeng nasa counter. "Hindi kalaki ng karinderya na ito pero marami silang customer." "Oo, available pa. Bakit, mag-a-apply ka ba?" "Opo, sana eh. Kailangan ko lang makapag-ipon para sa panganak ko." "Buntis ka?" Tumango naman ako sa kanya. "Di kami tumatanggap ng buntis eh. Pasensya ka na." Napabuntong hininga na lamang ako. Wala na yata akong pag-asa. "Ano raw hanap niya?" Dinig kong tanong ng isang babae. "Mag-a-apply daw." "Eh bakit di mo tanggapin? Masyado na tayong tambak na hugasin sa kusina." "Buntis yung tao." "Ay hindi na natin kasalanan yun. Kunin mo na lang para mahugasan ang mga nagamit sa kusina." Nakikinig lang ako sa usapan nilang dalawa hanggang sa kalabitin ako ng isa. "Gusto mong pumasok? Pero itong sasabihin ko sa'yo ha, kapag may nangyari sa'yo hindi rin namin kasalanan." "Opo, opo. Sige na, mag-umpisa ka na ngayon. Basta labas kami sa maaaring mangyari sa'yo." "Maraming salamat po. Salamat po." Paulit-ulit kong saan. Giniyan niya naman ako sa kusina na tambak nga ng hugasin. Pero okay lang dahil nasa lapag naman ng mga ligpitin at may upuan din. Inumpisan ko na rin ang trabaho ko sa karinderyang iyon. Nakakapagod at nakakangalay pero okay na rin dahil kahit papaano makakapag-ipon ako. Hindi na rin ako gagasa sa pagkain dahil sagot na rin nila. Lumipas ang ilang buwan, nanatili pa ako sa trabaho. Palaki rin ang palaki ang tiyan ko kaya medyo nahihirapan na ako sa pagliligpit dahil naiipit. Pauwi na ako ngayon. Inabot ako ng gabi dahil sa dami ng hugasin. Pinapakiramdaman ko na lang ang bandang likod ko dahil ramdam ko may sumusunod sa akin. Binilisan ko pang paglalakad ko dahil alam ko may sumusunod talaga sa akin. Walang masyadong tao sa paligid ko kaya mahihirapan akong humingi ng tulong. Lakad takbo ng ginagawa ko kahit nahihirapan ako dahil sa laki ng tiyan ko. "Ah!" Ungol ko na may tumakip sa bibig at ilong ko. Sinubukan kong manlaban pero wala na ako nagawa nang tuluyan na akong mawalan ng malay. Nahilo akong bumangon. Nilibot kong paningin ko sa paligid pero tayong siniglang ng isang ilaw mula sa labas ng kwartong ito ang nagbibigay ng liwanag sa kinilalagyan ko. Nakaramdam ako ng takot. Wala akong malalang may nagawa ko para dakpin at tinila ako sa ganitong klase ng lugar. Napahawak na lang ako sa malaki kong tiyan. Natatakot din ako para sa anak ko. Dahan-dahan akong tumayo at nagtungong bintana.
Sa tingin ko, nasa isang abandonadong lugar kami. May kalayuan sa syudad dahil tayong maliliit na bahay lamang ang nakikita ko sa ibaba. Nasaan ba kami? Anong kailangan nila sa akin para dalhin pa ako dito? Dahan-dahan ako naglakad patungong pintuan para silipin ko may tao ba. Nilibot kong paningin ko sa paligid at dalawang lalaki nakasuot ng itim ang nagbabantay hindi kalayuan sa akin. Nanginginig ang kamay ko habang nakahawak sa gilid ng pintuan. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin dito at saan ako. Walang sino mang maglilito sa akin sa lugar na ito. Pinahid kong lumandas na luha sa mga mata ko. Nanghihina ako napaupo sa sahig at impit ng mga hikbi ang tanging nagawa ko. Katapusan ko na nga ba? Bakit ganito na lang ang nangyayari sa akin? Hindi ko maintindihan. Tahimik na ako namumuhay at wala na akong ginugulo para maranasan ko ito. Napatingin na lamang ako sa lalaking bagong pasok at nakatingin sa akin. Mapait na lamang ako napangiti. Ano nga ba ang laban ko sa kanila? Paano ako makakalis dito ng ganito ang lagay ko? Anong kailangan ninyo sa akin? Mahina akong tanong pero sapat yon para marinig niya. Pasensya ka na miss, napag-utusan lang kami. Napatango-tango na lamang ako. Wala naman ako magagawa sa kanila. They need this job, a dirty job. Wala akong laban. Kumain ka na muna para may lakas ka. Hilaw akong natawa sa sinabi niya. Pakakainin nila ako dahil ito na ang huling kain ko. Ano pa bang ilalakas ko kung mawawalan din ako ng pag-asa na makalabas dito? Tilingnan ko na lang ang binabana niyang pagkain sa paanan ko. Saka siya umalis. Tinitigan ko lang naman yun at ilang mga prutes. Ano ba talaga ang kailangan nila sa akin? At bakit di ba nila gawin ko anong gusto nilang gawin sa akin? Para saan pang pagbibigay nila sa akin ng pagkain? Hindi ko yun ginalaw. Nakaramdam ako ng gutom pero wala akong ganang kumain. Habang nasa gantong sitwasyon ako. Pagkalipas ng ilang minuto, buling dumating ang lalaking naghatid sa akin ng pagkain. Hindi ko na siya tiningala pa. Bakit di mo kinain ng pagkain mo? Kailangan mo tatang baby mo? Usal niya. Ano ba talagang gagawin niyo sa akin? Bakit kailangan ko pang kumain kung mamaya papatay niyo na rin ako? Hindi siya umimik sa sinabi ko dahil alam ko, totoo naman iyon. Nagsayang pa siya ng oras para bigyan ako ng pagkain. Kung hindi naman ako abuti ng umaga, just eat it. Kumain ka na lang para may lakas ka. Ilang beses ko bang sasabihin na ayaw ko? Hindi mo makuha ang gusto kong sabihin sa'yo? Bakit yung mapinapatagal ang buhay ko? Patayin niyo na lang ako. Napanunok na lamang ako na muling magsunod-sunod ang patak ng mga luha ko. Iniisip ko pa lang na hindi ko malang nasilayan ang mukha ng anak ko, na hindi ko malang siya mahawakan, hindi malang marinig ang unang salitang kanyang babanggitin, parang hindi ko na kaya. Nawawalan ako ng pag-asa dahil kahit anong gawin ko para tumakas, hindi ko magagawa. Adam ko, nagugutom ka na. At kung nagugutom ka, ibig sabihin nagugutom na rin ang baby mo, kahit kumain ka na lang para sa baby mo. Sinamaan ko siya ng tingin. Bata pa siya at alam kong ilang taon lang agot niya sa akin. May itsura pa naman siya pero sa ganitong klase ng trabaho siya napunta. Anong pakialam mo sa baby ko? Paano niyo na-atim ang ganitong klase ng trabaho? Wala ba kayong pamilya o asawa o kahit a girlfriend man lang para gawin niya sa akin to? Yumuko naman siya at rinig kong mahina niyang pagbuntong hininga. Hayaan mo ako mabuhay. Pakiusap. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Gusto ko pang makasama at makita magiging anak ko. Huwag niyo naman gawin to sa akin oh. Nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo ko. Irayo mo ako sa lugar na to. Gusto kong mabuhay kasama ng anak ko. Alam kong ayaw mo itong gawin. Please, I'm begging you. Nakikiusap at umiiyak kong saad sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang biglang pumasok ang isang lalaki. Bakit bang tagal mo? Kalina ka pa namin ng tusan para kunin ang babaeng yan. Magmadali ka naman para makauwi na tayo. Babagal-bagal pa. At ikaw naman, tumayo ka na dyan. Sigaw niya sa akin. Susunod na kami. Saad naman ang lalaki na kaluhod ng isang tuhod na nasa harapan ko. Umalis naman ang lalaki. Bililik na naman sa akin ang tingin niya. Pasensya ka na pero inutusan lang din kami. Nagpumiglas ako nang hawakan niyang kamay ko. Pakiusap, hayaan mo naman akong mabuhay o iligtas mo naman ako. Paano kita ililigtas? Kung pumalpa kami, hindi namin makakuha ang pera namin. Manahimikan lang. Pilit kong inalis ang kamay niya sa pagkakahawak sa palapulsuhan ko. Pero ano nga lang bang lakas ko sa kanila? Napahawak ako sa tiyan ko nang sumakit iyon. Tumingin naman sa akin yung lalaki at tinignan din niya ang tiyan ko. Sumunod ka na lang sa akin para hindi ka na mahirapan pa. I will give you the peace that you want with your baby. Lalong nanlabo ang mga mata ko sa sinabi niya. They are going to kill me. He want to keep me silent forever. Pilit ko rin inaalis sabalit wala ako nagawa nang buhatin niya na akong parang bagong kasal. Tanging ikpi ko lamang ang narinig ko. Wala na akong pag-asa. Hanggang dito na lang talaga ako. Bakit pang tagal-tagal mo? Ang dami mo kasing alam. Baka kainin mo pa, wala naman na yung silbi sa kanya.
Dinig kong sadang lalaking pumasok kanina. Nilibot ko pampalingin ko. Tatlo silang mga lalaki. Ang isa may kausap sa cellphone habang isa naman may hawak na baso tinahalo yon. Ibinaba naman ako ng lalaki at pinaupo. Opo boss, nandito na siya. Malaki ng tiyan niya tulad ng sa fiancé ninyo. Napatingin ako sa lalaki may kausap sa cellphone. Sinong bomba sa sasabi niya at may fiancé? Pasensya na boss, kagigising lang kasi kaya hindi namin nagawa kanina. Huwag kang mag-alala, wala magiging kahati ang anak mo sa lahat ng kayamanan mo. Parang lalong bumagsak ang katawan ko nang marinig kong usapan nila. This can't be. How? Why? Bakit ang ginagawa sa akin to? Sinong anak niya na magiging kahati niya sa kayamanan? Napatakip na lang ako sa bibig ko nang maalala ko, buntis si Veronica. No, this is not true. Hindi magagawa sa akin ni Javier. Hindi niya alam na buntis ako at walang nakakaalam maliban sa akin. Kung alam niyang buntis ako, hindi niya magagawa ang ganito ng klase ng bagay. Bilisan niyo dyan, naiinip ng mandragon na yon. Hindi na makapaghintay kung bakit naman kasi naisipan mo pang pakainin. Tuluyan na ako umiyak at napatakip na lamang ang dalawa kong kamay sa bibig ko para pigilan ang paglakas ng hikbi ko. Why? What have I done para gawin mo sa akin? Sa anak natin? Ano naging kasalanan ko, Javier Mondragon? Ganyan ka na ba kagahaman sa pera? Hindi ko naisip gamitin ang pinagbubuntis ko para sa kayamanan mo. Naitakip ko na lamang dalawang kamay sa buo kong mukha. Hindi ko na kayang sakit na ginagawa mo sa akin. Hindi kita ginulo this past few months. Wala akong ginawa sa iyo para gawin mo sa akin to. Walang nagawa sa iyong anak natin para iparanas mo to. Tumigil ka na dyan sa pag-iyak-iyak mo. Wala ka naman ang magagawa. Kung ano ba naman kasing naisipan mo at nagpabuntis ka sa isang mandragon. Napailing-iling ako. Hindi ako dapat mamatay. Kailangan kong mabuhay. Hindi dito matatapos ang buhay ko. Pagbabayaran mo to, Javier. Pagsisisihan mong nakilala mo pa ako. Nakikiusap ako sa inyo. Hayaan nyo naman akong mabuhay. May pamilya rin kayo kaya please, pakiusap. Pasensya ka na pero kailangan din namin ng pera para sa pamilya namin. Wala kami magagawa sa iyo bukod na lang kung kaya mong doble na ibibigay sa amin. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi niya. Alam ko malaking perang inalok sa kanila at hindi ko kayang doblehin yon. Ipainom nyo na yan. Napatingin na lang ako sa lalaking papalapit sa akin habang may hawak na baso. Alam kong hindi lang basta inumin yon. Para mapabilis na lang tayo, inumin mo na lang to. Inabot niya sa akin ang inumin pero tinabi ko yon dahilan para kumalat sa sahig. Pak! Carlo, ano ba? Sigaw ng lalaking kausap ko kanina sa kwarto nang sampa rin ako ng kasama niya. Bastos eh, hindi marunong makisama? Napatingala na lang ako nang hawakan niyang buhok ko. Kung hindi naman kasi malanding babae ka eh. Tiningnan niya ako pababa at halata na sa kanyang mukha ang pagnanasa. Siguro masarap ka dahil isang mandragon na nagka-interes sa'yo. Ano kaya kung tikman din kita? Carlo, wala sa usapan yung gusto mong gawin. Hindi lang naman ako makikinabang, Sandro. Buntis yung tao. Maawa ka naman. Wala akong pakialam. Mamamatay din naman yung bata. Nagsagutan pa silang dalawa hanggang sa awatin sila ng isa pang lalaki. Tumigil na nga kayong dalawa. Mas matatagalan lang tayo dito kung puro bagayan pa kayo. Ikaw naman, Carlo, dumiretso ka lang sa bar mamaya para iraos ang sarili mo. Eh, hindi naman na sila sumagot pa. Tumalikod na yung Sandra na siyang kausap ko kanina. Pumasok sa isa pang kwarto. Sinamaan ko lang tingin ang lalaking may pagnanasa sa akin. Ang sama mo makatingin na, ako ang papatay sa'yo. Dinuran ko naman siya sa mukha at muling lumapad ang palad niya sa pisngi ko. Matapang ka. Tingnan lang natin tapang mamamaya. Nising saan niya sa akin. Niyakap ko na lamang tiyan ko dahil alam kong kapag namatay ako, mamamatay din ang anak ko. Lumabas naman na si Sandra at may dala na rin siyang baso. Napatakip na lang ako sa bibig ko. Hindi ko alam kung para saan ang kulay gatas na nasa baso. Gusto nila akong patayin sa pamamagitan ng lason. Inago naman na yun ni Carlo, yung baso. Pirit na inaalis ang pagkakatakip sa bibig ko. Ano ba? Hawakan niya naman siya. Sigaw niya pero mas nanlaban ako. Nagmamakaawa akong tumingin kay Sandro at umiling. Pero wala na ako nagawa ng hawakan niyang kamay at pirit na inalis. Ilang beses akong umiling at nagmamakaawa sa kanila pero sa pilitan nilang pinainom sa akin ng gatas. Umiyak na lang ako nang umiyak nang dumiretso na sa lalamunan ng gatas. Hindi nila ako tinigilan hanggat hindi nila napapaubo sa akin. Iyak ako ng iyak nang tuloy na nilang napainom sa akin. Nanalabo ng mga mata at ramdam ko na rin ang pagkahilo. Napahigpit ang hawak ko sa upuan ng unti-unti na ako nahihilo. Napatingin na lang din ako sa ibaba ko na makita ko rin ang pagdali ng dugo. No please, not my baby. Huwag ang baby ko. Ikaw nang bahala sa katawan niya, Sandro. Dinig ko pang utos ng isang lalaki. Bakit ako?
Ikaw ang bata sa ating tatlo. Kailangan ka na rin umuwi sa amin dahil baka hanapin ako ng asawa ko. Hindi na naging malinaw sa akin ang mga pag-uusap nila. Narinig ko na lang ang mga hakbang na papalayo. Tuluyan na ako natumba sa upuan ko at naipikit ang mga mata ko. Bumagal na rin ang pagdari na mainit na likod sa akin, pisngi. Hinawakan ko ang tiyan ko kahit na hinang-hina ako. I'm sorry baby if I can't protect you. I'm sorry dahil mahina ang mommy mo. Sorry dahil hindi mo pa lang nasisilayan ang mundo. Naging malupit na siyang daddy mo. Pagsisisihan mong lahat ng to, Javier. Pagsisisihan mong ginawa mo sa amin ng anak mo. Samantala, kiring na naman ni Sandro si Maddie na nakahiga pa rin sa sahig. Napatingin na lamang siya sa pang-ibaba ni Maddie na makita roon ang bahid ng dugo. Napabuntong hininga na lamang siya. Nang makaalis sa mga kasama niya, mabilis na namang binuhat ang katawan ni Maddie at maingat na ipinasok ang sasakyan niya. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Sana mahanap mong kapayapaan. Usal niya bago sinirada ang pintuan ng kanyang sasakyan. Pinandar naman niya na iyon at nilisan ang abandonadong lugar. Muli niyang sinilip ang katawan ni Maddie na nasa likod lang niya at napailing. Tuwag naman palang bayig ng lalaking yun. Saad niya habang iiling-iling. Mabilis din ang pinatakbo ang kanyang sasakyan. Hindi niya na rin alam kung saan nagtungo ang mga kasama. Dumiretso na siya sa pinakamalapit na ospital. Bago siya bumaba, sinuot niyang itim niyang maskara at nilabas si Maddie sa kanyang sasakyan. Mabilis na iniwan sa harap ng ospital. Mabilis naman lumapit ang mga nakakita kay Maddie. Binuhat ito at ipinasok sa loob. Pinulsoan siya ng mga doktor subalit napailing na lamang sila nang hindi nila maramdaman ang pulso niya. May nakakita ba sa nagdala sa kanya dito? Tanong ng isang doktor. Wala raw po, Dok. Nakamaskara siya ng itim at mabilis ding umalis. Bakit niya iniwan ang isang buntis sa harap ng ospital natin? Anong gagawin natin dito? Naiinis na saan ng doktor. Tiring na nilang katawan ni Maddie at sa malaking ngantyan-tyan. Malaking problema to kapag nagkataon. Sa dami ng ospital sa Maynila, bakit dito pa sa ospital natin? Check the CCTV para sa plate number na sasakyan. Na-check na kaagad, Dok, pero hindi makilalang nagdala sa kanya rito. At doon naman sa sasakyan, walang plate number. Napasapura lang ang doktor sa sinabi ng kanyang kasama. Wala rin pagkakakilala ng babaeng to. Wala siyang kadaladala kahit na ano. Paano na to ngayon? Idiretso niya na sa morgue. Hindi naman natin kayang buhayin ng patay na. Sambit ng isang doktor. Sumang-ay na lamang din sa lahat. Muli nilang dinala ang katawan ni Maddie. Diniretso na sa morgue. Inihilera naman muna nilito sa iba pang mga patay. Saka sinirado ang kwarto at umalis. Abala ang mga embalsamador sa kanilang mga gawain. Kasunod na rin ang katawan ni Maddie para sa gagawin nila rito. Kung asawa man niyang nagdala sa kanya rito, wala siyang puso. Dalawang buhay ang kinuha niya sa isang iglap lang. Saad ng isa sa mga lalaking nasa morgue habang nakatingin sa katawan ni Maddie malapit sa kanya. May mga lalaki talagang irresponsable. Sarap na sarap kapag gumawa, pero hindi naman kayang panindigan ang pinaghirapan nila. Nang matapos ng ginagawa nila sa isang bangkay, isinunod na nila ang katawan ni Maddie. Pinagbastan pa muna nila ito sabay pang nailing. Aalis na sana ng isang lalaki ang kasuotan ni Maddie nang bigla itong mapasigaw sa gulat. Tang ina, buhay pa yata! Sigaw na saad ang lalaki nang tawanan siya ng kasama. Hindi ka na ba nasanay? Ganyan naman talaga ang katawan ng mga taong patay na. Minsan nahawakan ka nila dahil buhay pa. Madalas talagang mangyari yan. Ituloy mo nalang ginagawa mo para namang bago ka pa rito para umakto ng ganyan eh. Iiling-iling na saad ang lalaki. Humugot naman muna ng malalim na hininga ang isa bago muling lumapit sa katawan ni Maddie. Dahan-dahan niya nang inalis sa mga butones ng damit ng dalaga nang bigla itong mumulat ng mga mata na nakapagpalaki ng mata ng lalaki. Tulungan mo ako. Mahina niyang usal pero sapat na para marinig nilang dalawa. Nagkatingin na ng dalawa, tila nagkaintindihan. Hindi pa to patay pare, buhay pa to eh. Usal ng lalaki. Mabilis nilang ibinalik ang butones sa kanyang damit. Mabilis na inilabas sa morgue. Tulong, buhay pang pasyenteng to. Sigaw nila at mabilis naman silang dinalohan ng mga doktor at nurse. Pinulsoan nila si Maddie at nanlaki na lamang din ang mata ng doktor nang maramdaman ang mahinang pulso ng dalaga. Mabilis silang inihanda ang pagdadala nilang kwarto kay Maddie, maging ang mga gagamiting gamit. Marami mga aparatos ang kinabit sa kanyang katawan. Tilingnan na rin nilang kalagay ng bata kung naapektuhan ba ito dahil kapatay ng bata habang ina naman ay buhay pa. Kailangan nilang tanggalin ng bata para mabuhay si Maddie. Ngunit katulad ng ina, nakita rin nilang maayos ang pagtibok ng puso nito. Inasikaso nila si Maddie. Binigay nila rito ang pangailangan nilang mag-ina. Kailangan nilang imonitor mayat maya ang kalagayan ng mag-ina. Isang malaking himala ang nangyari sa kanilang dalawa. Paano nangyaring buhay pa sila gayong mag-iisang oras na sila sa morgue? Nagtatakang saan ng isang doktor. Yun din ang pinagtataka ko.
Nang pulsan ko siya kanina, wala man lang ako maramdaman. Kaya nakaramdam ako ng awa sa kanilang mag-ina. Yung lalaki nagdala sa kanya rito, hindi ko alam kung asawa niya ba yon o biktima siya ng karahasan. Sabay na napabuntong hiningan dalawang doktor at sabay na rin umalis. Ilang araw din ang lumipas bago maling bumalik ang lakas ni Maddie. Mabilis siyang tumayo sa kanyang kinahigaan, kinapa ang kanyang tiyan. Napahinga na lamang siya ng maluwag na maramdaman ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Inasikaso naman din siya ng doktor at nurse. Hindi naman muna nila ito kinausap at binigyan na muna nila ito ng kanyang mahakain at maiinom. Sapagkat ilang araw din itong tulog. Nang matapos siyang kumain, umalis na rin ibang doktor at may isang nurse na lamang naiwan para sikasuhin siya. Maaari ba ako magtanong? Mahinang tanong ni Maddie sa nurse na nag-ayos ng kanyang pinagkainan. Naupo naman muna ang nurse sa gilid nito, saka tumango. Gusto ko sanang malaman kung paano ako nakapunta rito, saka kung ilang araw na. Ayon sa mga nakakita at sa pinakita ng CCTV ng ospital, may isang lalaki nakatitim ang nagdala sa iyo rito. Saka limang araw ka na rin nandito. Noong una akala namin patay ka na kasi wala ka ng pulso. Dinala ka sa morgue pero pagkara ng isang oras, nagurat na lang kami nang sumisigaw ng tulong ang mga embalsamador dahil buhay ka pa raw. Kaya tinignan ka ng mga doktor kaya nagurat na lang din kami nang maramdaman ng mahina mong pulso. Ganun na rin sa baby. Ang swerte mo dahil isang malaking himala ang nangyari sa iyo. Nakangiting saan ng nurse. Pilit lang namang umiti si Maddie at napakayom na lamang ang kanyang kamao sa tuwing naalala ang mga nangyari sa kanya. Pagkara ng ilang oras, inaalis na ni Maddie ang mga nakakabit sa kanyang mga aparatos. Nang makita siya ng nurse, alam mong ginagawa mo, hindi ka pa masyadong okay kaya kailangan ka muna namin i-monitor. Wala akong pambayad ng hospital bills dito. Kung limang araw na ako nandito, paniguradong malaki ng babayaran ko at wala akong sapat na pera para bayaran kayo. Maupo ka nga muna. Kung inaalala mo yung mga bayaran, huwag kang mag-alala dahil bayad ng lahat. Kumunot naman ang noo ni Maddie sa sinabi ng nurse sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Noong gabing dalhin ka rito, may iniwan din kardyo na lalaki at saka note. Dalawang note yon. Yung isa tungkol sa mga bayarin mo. Yung isa naman nakapangalan sa'yo kaya hindi namin binubuklat. Tumayo ang nurse. Tila may hinahanap na isang maliit na drawer. Nang makita niya ang kanyang hinahanap, muli siyang humarap kay Maddie. Iniabot ang maliit na papel. To the woman. Unang basa niya sa unahan ng papel. Inalis na naman niya yung nakadikit na papel at binuklat iyon. I know it's hard to forget what we have done to you and to your baby. I'm really sorry about that. I hope someday you will forgive me. Hindi ko sinasadya ang mga nangyari. Wala akong magawa kundi ang sumunod lamang. Pamilya ko rin na nakataya sa trabaho namin kaya ayaw ko manggawin. Wala akong magagawa. Hindi ko kayang patayin ng isang batang hindi pa lamang nasisilayan kung gaano kaganda ang mundo. Pilitin mong mabuhay, Maddie. Pilitin mong buhay ng baby mo dahil barang araw, malaki ang magiging parte ng anak mo. Hindi bastang bata magiging anak mo. Ilayo mo na siya ngayon pa lamang. Ilayo mo siya sa pamilya niyang magulo. Hindi ikaw ang pake na nag-utos sa amin, kundi ang anak mo. Gusto niyang painumin ka ng amot, gamot na pampalaglag, at hindi ko hinayaang mangyari yon. Pinainom kita ng gamot na pampatulog. Kung nababasa mo man ito ngayon, lumayo ka na. Lumayo ka na sa Maynila. Nalukot ni Maddie ang hawak ng papel dahil sa matinding galit na nararamdaman niya. Pagbabayaran mong lahat ng to, mga mandragon. Hindi ko kayo mapapatawad. Gigil niyang aniya. Lumabas naman na muna ang nurse at tiniya ang makapag-isip si Maddie. Kahit kailan hindi mo makikita at mahahawakan ang anak mo, Javier. Ito ang daang pinili mo. Iniwan mo kami at binasura. Darating ang araw, ako naman ang magbabasura sa iyo. Tuluyan niya nalukot ang hawak ng papel, saka itinapon sa basurahan. Ngayon, naiintindihan niya ng sinabi ni Sandro na magpakakalayo na siya dahil sa hindi siya sa mga ospital ng Maynila dinala, kundi sa labas ng Maynila. Lumipas ang ilang araw at tuloy nang bumalik ang lakas niya. Lumabas na rin siya ng ospital. May kakaunti pang natira sa kanya. Hindi naman kalakihan ang perang iniwan sa kanya ni Sandro. Madeline's POV. Bumili na muna ako ng isang itim na sombrero at itim na face mask. Kailangan ko munang kunin ang mga gamit ko sa Maynila. Kung alam na naman nila ang tagumpay ang ginawa nila sa akin, di naman na siguro nila ako hahanapin. Sa Manila ako galing pero sa Bulacan na ako nagising. Isa man sa mga naging kidnapper ko si Sandro, maswerte rin ako. Naging isa siya sa mga lalaking yun dahil hindi ko alam kung saan ako patungo. Kung nagkataong nagtagumpay sila sa gawin nilang anak, sa aking anak. Ilang oras ang ginugulang biyahe hanggang makarating ako sa terminal ng bus, malapit na sa bahay ko. Panay ang lingon ko sa paligid dahil baka nasa paligid lang ang tauhan ng mga mandragon. Kurot na ako napatingin sa mga gamit kong nasa labas ng tinutuluyan ko. Maingat akong tumakbo papalapit sa gamit ko, saka nagtago sa gilid ang makita ko si Aling Maring na siyang may-ari ng tinutuluyan ko.
Saan daw ba siya nagpunta para kunin niya mga gamit rito nang wala man ang paalam? Dinig kong tanong niya sa lalaking nakaitim na hindi ko malang napansin kanina. Napahawak na lang ako sa tiyan ko nang maramdaman ko ang pananakit. Nakahanap na kasi siya na ibang trabaho kaya inutusan niya ako na kunin ang mga gamit niya. Muli kong sinilip ang kinaroroonan nilang dalawa. Kita ko pa si Aling Maring na ibinaba ang iba ko pang mga gamit. O siya, may magagawa pa ba ako kung yun ang gusto niya? Iwan mo na lang dito mga gamit nila at may darating dito para kunin niyang lahat. Tumango na lamang si Aling Maring saka nag-abot ng pera ang nakaitim na lalaki bago umalis. Mabilis naman akong pumara ng taxi at sumakay. Pakahinto na lang po sa tapat ng mga gamit na nasa labas. Saka pakilagay na lang din po sana sa trunk. Sinunod naman ang driver ang sinabi ko. Nilagay niyang lahat ng gamit ko sa trunk ng taxi at umalis na kami. Hindi ko alam kung saan ako magpapalipas ng gabi ngayon. Kung mananatili naman ako sa inuupahan kong bahay, baka balikan ako ng tauhan ng mga mondragon. Ayoko nang ilagay sa panganib ang anak ko. Mahihirapan na rin ako dahil konti na lamang lalabas na rin siya. Huminto ako sa isang parke at doon ka muna ako nanatili. Bumili naman ako ng pagkain ko sa isang karinderya at sa parke na rin kumain. Tandaan niyo to, hindi rito matatapos ang lahat. Magkikita at magkikita pa rin tayo at pinapangako ko. Kapag nagkita tayo, hindi ako magpapakita ng kahit anong awa kapag ako na ang gumanti sa inyo. Nanggigigil kong sad. Hindi ako makakapag na ipagsasawalang bahala kung ginawa niyo sa anak ko. Lalo ka na Javier, ipapatikim ko sa iyong impyerno. Ilang araw ako nanatili sa parke. Mabuti na lang hindi ako pinapaalis kahit papaano. May natutuluyan ako. Mabuti na lang hindi pa naman naulan. Kung kukuha ko ng uupahan ko, baka wala nang matira para sa anak ko. Isang buwan ang lumipas. Hirap na hirap akong ilabas ang anak ko. Ilang oras na rin ako nagle-labor at sumasakit ng tiyan ko. Butil-butil ang pawis ko sa mukha ko. Kahit hirap na ako, hindi man lang ako inasikasa ng mga doktor. Hindi pa rin naman daw kasi lalabas ang anak ko. Habang hirap na hirap ako kasama ng ibang mga pasyente sa kwartong ito, inuna nilang isang babaeng kakarating lang. Base sa pananamit ng kasama nitong lalaki, may kaya siya. Ilang doktor pa ang sumalubong sa kanya. Nakagat ko na lang pang ibaba akong labi dahil sa sakit na nararamdaman ko. May isa ring mga anak dito kanina pa ito. Hirap na hirap. Sigaw ng isang babae sa mga doktor na nag-aasikaso sa nahihirapan ding babae. Subalit ni isa sa kanila'y walang pumansin sa sigaw ng babae. Nangihina ng katawan ko. Hindi ko alam kung magagawa ko ba siyang ilabas ng maayos. May mga ganito talagang ospital. Kung sino may kaya, yun ang uunahin. Kahit alam nilang nahihirapan na ang iba nilang pasyente. Dinig ko pa mga sinasabi nila pero dahan-dahan na rin ang paghinga ko dahil sa panghihina. Magagawa ko pa nga ba? Magagawa ko pa bang ilabas ka ng maayos? Gusto ko nang ipikit ang aking mga mata at matulog na lamang. Subalit sa tuwing iniisip ko na hindi ko na magagawa ang paghihiganti ko sa kanila, kung dito pa lamang susuko na ako. Malakas akong sumigaw na maramdaman ko ang pilit na paglabas ng ulo ng anak ko. Hindi alam ng mga kasama ko sa kwartong itong gagawin dahil sa sunod-sunod kong pagsigaw. Ramdam ko ang ulo niya kaya hindi ako susuko. Lalaban ako gayong lumalaban ang anak ko. Huli ko na lang natandaan, dinulahan ako ng mga bantay ng ibang pasyente. Napangiti na lang ako bago ko nawala ng malay. Nagising ako, may dalawang babae sa tabi ko at nakangiti sa akin. Ang gwapo ng anak mo at malusog. Maswerte ka dahil nanganak ka ng maayos kahit na wala nag-asikaso sa ospital na ito. Pwede mo silang kasuhan kung gugustuhin mo. Sad sa akin na babaeng siyang may hawak ng anak ko. Kinuha ko naman sa kanyang bata at tinitigan. Napakagwapo niyang bata at malusog. Hindi ko na lamang pinansin ang sinasabi ng babae. Hinaplos ng mukha ng anak ko. Ayoko nang palakihin pang gulo. Maayos na sa akin at labas ko siya ng maayos at pareho kaming nasa maayos. Nangihina pa lang ako na makita ko ilang mga doktor na nasa unahan ko. Gumilid naman ang babae sa pagkakaalam na tsa-check ang kalagayan ko. Pero nagkapali kami nang sapirit ang kinuha ang baby ko. Ano bang gagawin niyo sa amin? Akin ang baby ko. Sigaw ko pero maging ako'y sapirit ang inialis sa kinaigan ko. Anong klaseng ospital ba to? At ganito na lang ituring ang mga pasyente ninyo. Hindi yun na nga nasikas, sapalitan nyo pang papaalisin. Sigaw ng isang babae. Gusto kong maglaban sabalit hindi ko magawa dahil hindi ko pa na ibabalik ang lakas ko. Hindi niya kayang bayanan ng mga bayarin dito sa ospital kaya kailangan silang paalisin. Wala naman kayong hirap dyan. Hinayaan ko na lang ginawa sa amin ang baby ko. Naiiyak na lang ako sa kalagayan namin dalawa. Masyado kaming pinagmalupitan ng mundo. Binigyan sa ng ama na kaya siyang ipapatay. Hindi ako nagsalita pa hanggang sa itapon ako sa labas ng ospital. Saka ibinigay sa akin ang anak ko. Inihagis na nilang ilan kong mga dalang gamit. Napahagulhol na lamang ako habang yakap-yakap ang anak ko.
Pagbabayaran yung lahat ng ginawa ninyo sa akin. Magsisisi kayo. Babalikon ko kayong lahat na nagpahirap sa buhay ko. Wala ako nagawa kundi umiyak ng umiyak. Niyakap ko na lamang anak ko dahil sa malamig na simoy ng hangin. Ramdam ko rin ang malamig na tubig na nanggagaling sa ulan. Napatingin na lamang ako sa labas dahil sa lakas ng ulan. Hinalikan ko ang noo ng anak ko. Pagbabayaran yung lahat ng to. Napatingin na lamang ako sa dalawang pares ng paa na nasa harapan ko. What are you doing here? Nasa loob ka dapat at nagpapahinga. Kapapanganak mo pa lamang. Usa na isang babae. Masyado malamig dito sa labas para sa iyo lalo na sa bata. Hindi ko na maintindihan na sumunod yung mga sinabi. Nang makaramdam na ako ng hilo. Maigpit ako na kayakap ang baby bago ako tuluyang muling nawala ng malay. Sino kaya ang taong tutulong kay Madeline? Ito na kaya ang sagot sa lahat ng problema niya? Magawa kaya niyang planong magigante sa ratang taong nagyurak sa pagkataon niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.